Hi mga dear! Welcome back to my channel! Hi! Welcome to my channel! If you're new to this channel, please don't forget to subscribe and click the bell button so that you'll be updated for my upcoming video. So ngayon, ang future ko naman sa aking buhay probinsya is gagawa tayo ng pan-Bisaya at saka yung pan-Salvaro. So, dalawang klase po yung gagawin natin. Yung pan-Bisaya ang tinatawag sa amin dito at yung pan-Salvaro. Ayan mga dear, so ipapakita ko sa inyo finally yung ginagawa ko, yung little business sa amin dito, yung paggawa ng pan-Bisaya. Ayan mga dear, I hope magustuhan nyo ito, napakasarap nito, as in, sobrang gustong-gusto ito halos ng lahat. Prepare tayo ng ano din. Ganitong laki ng ano, dahon ng saging. Para ito yung parang baseline sa ating pan-Bisaya mamaya. Ito siya. Yan eh. Ito, ganyan. Ang dami niya. So, ngayon, let's check if okay na siya. Wow! Ayan. Perfect po siya. So, ano na siya, umalsa na po siya. So, ready na po 'to. Gawin natin itong ano na. Ano na natin 'to. I-cut according sa size ng ating pan-Bisaya. Ayan. So, i-post lang natin 'to. Ayan, oh. Tingnan niyo. Grabe yung pagkaalsa niya, ang lalim. So, super perfect yung ating dough. Kasi hindi siya kakapit sa iyong kamay. Hindi siya basa at hindi siya super dry. Napakaganda niya. Yan, ikakat na natin to sa mga maliliit na size. Ayan po siya mga dear. So ngayon, hatiin natin to sa apat na size. Para hindi natin iisa yung ano. I-divide natin siya sa apat na size. I-cut lang natin. Ito. Yan. Ito siya. Yung isang ganito. I-transfer natin ito sa ibang lalagyan. Dito. Para dito tayo magka-cut ng ating mga desired size ng ating. So, imasala siya ulit. Para babalik siya sa ano. Dati niyang size para after natin mag-cut siya sa according sa size sa ating pan-Bisaya, is-aalsa din siya ulit.
So ito naman, i-cover natin to ulit ng cotton. Ayan, para hindi siya mapasukan ng hangin tsaka ibang insect. Ito. Ito po yung laki ng aking gusto, 50 grams po siya. So gawin lang po natin ito ng ano talaga, form ng pandisaya. So ito na po siya. I-form lang po natin siya na parang may matuli sa dulo. Sa kabila din naman. Tapos ilagay lang dito. Ipa-plat nyo siya sa gilid. Yan. Lalaki ito mamaya. Gagawa tayo ng ganito mga size. Tapos parang i-fold sa gitna. Yung something like that. Ayan siya. Ito po yung isang mga common na form ng native bread or pan bisaya itself. Yung parang may ano sa gitna. Ito siya. 50 grams na po to. So, aalsa pa to mamaya. Ganito na po siya. Ayan. Gagawa tayo mga marami ganito. Ayan. Ayan na po nagawa natin lahat. Ang dami na po natin nagawa na pan bisaya. Or native bread. Ayan. Ito yung nauna. So, ito umaalsa na to. So, ready na tong i-bake sa ating ano mamaya. Oven na native din. So, ayan. Ito na po. Ito po yung first batch natin. Ayan. So, ganyan po siya. Umaalsa na po siya. Tapos, mag-wait po tayong magbabrown yan. Ayan. So, ganyan po siya sa pagluto niya. Nasa ibabaw lang yung apoy. So mag-wait tayo na mag-brown yan. Ayan. So yung next batch natin. Ayan. Init po niya. Ayan po siya mga dear. So, check natin. Ayan. Nagsimula na po siya nag-brown. So, ibaliktad lang po natin yan. So, ganyan ko siya pakalaki. Ang magawa ng 15 grams na bisaya bread. Ayan na po siya. Ayan, so ibaliktad natin siya para yung kabilang side naman is maluluto. Ang init po niya. Grabe. Yung cellphone po. So ayan, luto na po. Ayan, ito na po yung first batch natin. Ayan. Wow, sobrang bango po niya. Kung alam nyo lang. Ayan, titikman na po natin siya. Kahit mainit siya. Wow. Gabi. Mayroon tayong bread. Perfect po yung pagka-bread niya. Siyempre ako nagluto, di ba? Yan o. Super ganda ng texture niya. Mas masarap to kapag ano,
yung ano na, luma na ba? Yung ano, kinabukasan na on the next day. Hanggang 3 to 5 days po to, yung ganitong bread. Kasi nga native siya. Yeah. Wow. Sobrang soft niya at masarap. Diba? Ayan, nakaluto na tayo ng bread na galing mismo sa kahit walang gasol, kaya natin magluto ng ganitong bread kasarap. Ito ang hinahanap ng karamihan na ganitong bread kasi masarap siya at saka masarap siya. Ano po? Yan po ang ating vlog for today, ang ating Pan Bisaya bread. So sa next nating upload is yung ano naman po, yung paggawa ng Salbaro bread through Bisaya din. So ipapakita ko din sa aking next vlog yung Salbaro bread natin, mga dear. Yan, kain po tayo, mga dear. You can order po sa mga nakilala sa akin dito sa Cebu. You can message me directly sa aking Facebook para po sa pag-order ng Pan Bisaya. Ayan. Ang sarap po niya. So, 100% native po siya na bread. Sobrang sarap niya. As in. Maraming salamat po, mga dear, sa pag-support sa akin channel always. I hope panoorin niyo ulit yung aking next episode ng aking pagluluto ng Salbaro bread naman po. So Bisaya din siya ang tawag, pero ibang mixture din po siya. Hinaluan po ng niyog. So abangan po yan sa aking next episode sa aking Buhay Probinsya. Bye, mga dear! See you sa aking next vlog. Yan. Bye! Yung 22,700 subscriber. Mag-subscribe lang at i-click ang all para update kayo sa aking mga videos.